Magandang araw, Helena, at gawin nating kapaki-pakinabang ang araw na ito, sa tulong ng mga aralin na ating matututunan ngayon. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang mga pang-imprastrakturang programa ng pamahalaan. Ano ang imprastruktura? Ito ay isang sistema ng mga pagawaan na madalas ang nagpapagawa ay ang pamahalaan. Ito ay mahalaga upang mapanatili at mapabuti ang kondisyon ng pamumuhay ng mga tao. Kabilang dito ang mga gawain tulad ng pagtatayo ng mga gusali, estruktura at iba pang land improvements. Ano ang halimbawa ng mga imprastruktura? Ilan sa mga halimbawa ng imprastruktura ay ang mga sumusunod. Mga tulay. Mga kalsada. Mga ospital. Mga daanan. Mga paliparan. Mga pantalan. Mga opisina. Mga paaralan. Mga parke. Mga pasilidad. Mga tunnels. Supply ng tubig. Softwares. Telecommunications. At mga iba pang estruktura bilang bahagi ng serbisyong publiko ng pamahalaan sa mga mamamayan. Paano nagkakaroon ng mga imprastruktura? Nagkakaroon ng mga imprastruktura sa pamamagitan ng mga buwis na nagmumula sa mga negosyo o mga tao. Nagpapatayo ng mga imprastruktura upang matugunan ang mga serbisyong dapat pagsilbihan din ng pamahalaan tulad ng opisina kung saan ito ang maaaring takbuhan ng mga mamamayan kung kinakailangan nila ng serbisyong pampubliko. Mga ospital ng pamahalaan upang may mapuntahan ang mga wala sa buhay. Mga paaralan kung saan ang pamahalaan ay humuhubog ng mga kabataan na papalit sa susunod na henerasyon sa pamumuno, at maging isang mamamayan na makakatulong sa pagkakaroon ng magandang ekonomiya at matagumpay na bansa. Kabilang din dito ang mga satellites na ginagamit sa pakikipagkomunikasyon, dahil dito ay nagiging madali ang ugnayan ng bawat isa sa buong mundo. Nakakatulong ang imprastruktura upang may magamit ang mga tao sa kanilang paglalakbay maging ito ay sa mga kalsada lamang, mga airport na ginagamitan ng landingan ng mga eroplano at pier na daungan ng mga barko. Ano-ano ang mga kagawaran ng pamahalaan na may programang pang-imprastruktura? Department of Public Works and Highways. Responsable sa pagpapanatili at pagsasaayos ng mga daan at mga patubig sa buong Pilipinas. Department of Agriculture. Responsable sa pasilidad sa patubig, pagtatayo ng farm-to-market roads, at iba pa. Department of Transportation and Communications. Responsable sa pagpaplano, pakikipag-ugnayan, paggawa ng mga pulisya para sa pagpapalaganap ng malawak na network sa sistema ng komunikasyon at transportasyon. Department of the Interior and Local Government. Nagpapatupad ng mga proyekto para sa malinis na supply ng tubig at iba pang pangangailangan sa lokalidad. Department of Education. Responsable sa pagkukumpuni ng mga silid-aralan at iba pang pasilidad sa paaralan. National Telecommunications Commission. Nangangasiwa sa paggamit ng makabagong teknolohiya na nagpapabilis ng komunikasyon sa buong bansa tulad ng cellular at mobile phone, internet, at iba pa.
sa mga proyektong pang-imprastruktura ng pamahalaan na ipinatupad at ipatutupad pa. Inaasahan na pasisiglahin ito ang mga gawain sa maraming lungsod at lalawigan. Ang mga trabahong lilikhain ay makatutulong sa pagpapaangat ng kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino. Ang maraming trabaho ay nangangahulugan din ng mas maraming pagkain sa mesa, karagdagang kita para sa edukasyon ng mga kabataan, at mas maraming gawain upang sumigla ang mga komunidad. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.